Hi, Nay! Good morning! Ano pong daladala nyo? Kalakal po. Tapos nagtinda ko ng 6 na balot na kulites. Tapos 2 kulites kalkalunay? Opo. Oo. Tapos? Mayroon naman 70. Ito nandito, pambili ko ng bigas. 70 yung kinita nyo doon sa daladala nyong kulites. Opo. O ano pang iba nyong paninda kanina? Kulites? Kung minsan po, yung tinatalbusan ko yung mga tanim kong kamote. Wow! Kumbaga, may mga pananim kayo, tapos tinitinda nyo, binibinta nyo po, nanay. Ano pang pananim nyo po, bukod po sa kamote? Yung, kwan po, ano ba yung sigarilyas? Opo, yung mahahaba. Opo, pa kunti-kunti na lang bunga, kasi kwan na. Tapos, pagkatapos nyo magtinda ng gulay, pag naubos, pauwi kayo ng bahay habang naglalakad kayo, namumulot kayo ng kalakal. Opo. Wow, ang sipag. Kasi yung bike eh. Ang sipag ni nanay. Anong pangalan niyo po, nanay? Linda. Yung apelido ko nung dalaga po ako, Kabuan Fernandez. Si nanay Linda. Ilang taon na po kay nanay Linda? 63 po. 63 years old. Wow, ako'y lalong napahanga sa inyo, nanay. Talagang nag-backload kayo. Galing kayo sa palengke o galing kayo naglalakad, nagbenta, naglako ng paninda nyo. Opa. Tapos pa-uwi kayo ng bahay, nangangalakal pa kayo. Doble kayo, doble. Hindi ko kasi yung bike ko madam, sira. Sira yung bike nyo. Opa. Dati talagang nangangalakal din kayo, Nanay Linda. Matagal na po. Mga ilang taon. Ilan po ang anak nyo? 8 po. 8. Patay na po yung isa, binata. Sino po ang kasama nyo sa bahay? Mag-isa lang po. Mag-isa na lang kayo. Nasaan po si Mister? Si tatay, nasaan? Iniwan ko na po. Kasi bakit iniwan nyo? Klasinggo po eh. Sinasaktan po niya ako. Binampas na ako dito. O saan na kayo ngayon nakatira? Sa bahay po. Na, bahay namin nung luma. O kayo, nasaan nakatira ngayon? Sa Rarat. Diyan po sa, kwan po, sa tragit na ng bukit po doon. Dito ako dumadaan. O pag hindi lasing, hindi ka sinasaktan? Hindi po. O tragis. Sinasaktan kayo sa gabi, sinasaktan pa kayo sa araw? O ba't napatawag kayo? Tapos, yung mga anak nyo, malalayo, may kanya-kanya ng pamilya. May kanya-kanya, magbitas ako. Saan po ba kayo nakatira? Diyan lang po sa bukid. O saan po ang daan? Mayroon pong daanan diyan, pero kwan po, sa bukid pa rin po ako dumadaan. Malayo? Malapit din po. Malapit lang. Diyan, tapos lilikong ganon. Hindi na madadaanan ng sasakyan. Madadaanan po. Tapos didiritso kayong ganon. Makita yung pertil diyan. Lalabas din dito sa highway. Oh, okay, sige. Tara, ihatid ka namin, nanay. Punta tayo sa inyo. Kakaya na po eh. Ha? Nagkakaya na po. Oh, wag po kayo mahihin. May dala pa akong kalakal. Okay lang po. Okay lang po yan, nanay. Oh, kumusta nanay ang pangangalakal natin? Ayos din po pag kasi mura na kasi ngayon ang kalakal. Opo, tapos may dala kayong 70 pesos. O anong bibili nyo po yan? Bili ko po ng bigas na 1 kilo o, yung 20. Ba't hindi po kayo nakabili ng bigas? Pauwi na kayo ng bahay. Mayroon pa naman kasi akong 1 kilo doon, madam. Eh, bukas na lang ako bumili. Kaya maglalaba ako. Naka-reserve. Oo, maglalaba pa ako ng damit ko. Ulam ay? Wala kayong biniling ulam? May ulam pa ako doon na kwan. Yung natira? Opo. Wow, ang galing yung mag-budget, nanay Linda. O saan po ang daan, nanay Linda? Saan po kayo liliko? Diyan po. Doon po sundan natin po yung kwan. Yung kulong-kulong. So ayan po mga kabayan, no? Nasundan lang natin si nanay kanina. Akala ko na malingki lang. Inon napansin ng isang team natin ay namumulot ng kalakal. Kaya binabaan na at kinausap. So hindi nga tayo nagkamali. Nangangalakal nga. At the same time, naglalako ng kanyang mga paninda tulad ng mga talbos ng kamote, talbos ng kulitis po. Kulitis, no? Tapos pag-uwi ng bahay, pag naubos na yung kanyang paninda, ay kalakal naman yung ginagawa ni nanay. So, ibig sabihin, no, hindi pinapalagpas ni nanay bawat oras, magawa ng paraan para dagdag kita doon.
doon sa pag nilalako niyang gulay. O ganun lang po talaga kasi pag no, lalo na ay hiwalay sila doon sa asawa niya. Oo. No, lasinggero pa. Ay, Diyos ko. Hindi naman lasing po, mabait naman. Pag nalasing, madaldal. Pag nasagot ko, ayun. Diyan na po sa may basketbolan. Saan po bahay niyo, nanay? Doon po sa loob po. Ah, doon sa loob. Sabihin niyo, pagbaba niyo, o sasakyan ko, nabili ko na. Baka magtanong, ba't nakasasakyan kayo? Sasakyan ko. Nakalakal ko. Punta tayo sa bahay niyo, ha? So ayan po mga kabayan, dito na yung daanan, ito yung nilalakbay ni nanay, no, at hinati natin si nanay para makita natin kanyang sitwasyon dahil mag-isa na lang daw po siya, walo ang anak, medyo hindi masyadong masipag si nanay kumakuha ng baby. Diyos ko, sabi ni nanay, ito na nga minsan yung sinasabi ko eh, pag tinatanong kung saan ang bahay, dyan lang, pagdating dyan lang. Diyos ko, bakit din na niya sabihin doon, doon? O ibig sabihin pag doon, malayo. Pag dyan, malapit lang. Kasi dyan lang, sabi ko madam, kaya bumaba ako doon sa may tulay. Oh, saan pa tayo dadaan? Dito na po. Oh. Sabi niyo, jay lang. Oh, may aso. Hey! Ito po yung po. Nanay, aso nanay. Sige, patayin ko rin siya. Saan po bahay mo? Ito na ba? Ah, ito na yung bahay mo. Sa labas. Tapos, ayan. So, ayan po mga kabayan. Dito na nakatira si nanay. Linda. Oh, yun. May mga kalakal nga si nanay na naipon. Ayun, siguro. Paramihin pa ni nanay Linda bago niya ibenta. Opo, wow, yun. Ang cute naman ang bahay niyo, nanay. Ang dami pong lamok. Pag walang muskitiro, namumuskitiro ako kasi maraming lamok. Opo, kasi open po siya, nanay. Tapos masukal dito sa looban, no? Opo. Okay lang po yan. Ang importante na, ay may matutulugan. Diyan nakatira yung nakatira doon sa anak kong babae. Kasi may sakit siya, naglilipo na isa rin ang bumibili ng gamit. Ah, bakit din na kayo dito nagtabi? Ayaw ko na madam. Bakit? Sawa na ako sa ganun ugali niya. Porke tumanda na kayo, nagsawa na kayo? Ina, ito ang sinasabi kong gulay madam. Oh. Ah, okay, opo. Isupot ko na lang para dalhin niyo na. Ay, wag po, ibenta niyo na lang po ito, nanay. Yung ito yung tinatanggalan ng ganyan, opo, oh. Ganito pagtanggal, oh. Masarap ito sa takbit, madam, sa kasaburidibod. Kukunin niyo ito. Ay, ibenta niyo po yan, nanay. Makabenta kayo, magkano bang ganito? Isang ganyan. Kung madam, tinatakal ko kasi sa basong malit na ganyan. Kung ako lang 10, doon sampo, sa paligbaing. 20 times 2 pala ang ano doon. Wow, ano po yan, nanay? Pinapakain ko po sa aso kong napulot. Ay, akala ko bagoong. May kapansanan yun. Hindi po pinapakain. May kapansanan yung aso ko po, yung baluktot yung kamay niya. Tinapon po, kinawa ako, kinuha ko. Tinapon sa basura. Tinapon. Iniligtas niyo ang buhay ng aso. Okay lang, sige, ito na lang. Anong tawag ko rito, nanay? Naman, madam, ay, bakit? Ay, ito, Cardis po sa Ilocano. Iwan ko sa Cardis. Tagalog. Cardis. Cardos naman po ito sa Tagalog, nanay. Ay. Kung gusto mo madam, kunin mo na. Wag po, tulungan ko po kayo maghimay para mayroon kayong. So ayan po mga kabayan, narating namin yung bahay ni Lola Linda, no? Medyo malayo nga po. At yung nilalakad ni nanay ay talagang hindi niya iniinda, no? Pinipilit pa niyang pag-uwi niya ay may dala-dala siyang kalakal. Nakita naman natin puro kalakal yan po mga kabayan, iniipon pa ni nanay Linda. No, pag dumami yan, sa kanyo ibinta na nanay Linda. So matagal na kayong tumira dito, na mag-isa lang kayo. Mag-isa kayo dito sa bahay nyo. At naghanap buhay kayo sa sarili nyo, nanay Linda. Kumusta naman po ang buhay nanay na mag-isa na lang kayo? Na dati, ang dami nyo, dati may mga anak kayo, kasama nyo 8, nandyan si mister nyo. Tapos ngayon, parang ang laki na ng pinagbago na mag-isa na lang kayo kung kailan kayo tumanda. Mas maganda po ngayon, madam, kasi parang nakain yung mga problema ko. Medyo kwan din. Maingay, hindi, sinasaktan hindi bali, kayo. Parang kasama ko din yung mga anak ko dahil anak ko yan, anak ko din yan.
Tapos yung kambal ko, kung mayroon silang binibigyan ako. Okay lang naman ng mga anak nyo, nanay. At ako'y nasa lodo naman dahil sabi nyo, yung mga anak nyo ay nabibigay din sa inyo pag halimbawa walang-wala talaga kasi kayo. Kasi driver din lang yun. Mayroon pa akong anak sa Rosales. Doon po sa... Opo, wow. Mababait pala ang mga anak nyo, nanay. Tumutulong din sa inyo. Okay. Ang ayaw nyo lang yung si tatay na pag nalasing ay nagdadadal at nananakit. Yun lang iniiwasan nyo. Okay, sige. Nanay Linda. No, nandito kami. Sumama kami sa inyo dahil meron kaming surprise sa inyo. Ay! Salamat, madam. Araga! Walang ano man po, Nanay Linda. Kahit pa paano, makapahinga kayo ng ilang araw. Huwag muna kayo lumabas ng bahay. Mag-relax muna kayo. Huwag muna kayo mag-sursur ng paninda nyo. No? Humiga muna kayo dyan. No? Kain, tulog muna kayo ng ilang araw. Saka na lang kayo lumabas uli. Maghanap buhay pag yung nakarelax na yung katawan nyo. Siyempre, napapagod din kayo. Kaya lang, hindi nyo iniinda yung pagod nyo sa araw-araw. Kasi, mas iniinda nyo yung kumakalam na sikmura nyo, no? Naghahanap ng paraan kung paano, kung ano ang bibilhin at para mayroon ng makain sa araw-araw. So ngayon, pwede ba nanay, magpahinga muna kayo ng ilang araw? Tutan, mag-isa lang kayo dito, no? At matagal itong maubos sa inyo, kompleto ricados na yan. So, relax muna kayo, Nanay Linda, okay? Okay, sige. So ayan po mga kabayan, mayroon na naman tayo na sundan na isang masipag na senior, no? At namuhay mag-isa, ayun lang yung hanap buhay niya, mga ngalakal, no, magsorsor ng mga gulay, kung ano yung pwedeng mapitas dyan sa bukid. Minsan daw ay nangangahoy pa para lang maibenta at may pambili ng pagkain. Kaya maraming salamat po talaga sa walang sawang pagmamahal sa mga sponsors natin, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po na nakikiisa sa inyong panonood, araw-araw without skipping ads. Maraming salamat po. Lahat tayo ay nakabahagi sa ating misyon sa araw-araw. Okay, syempre magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Mila Obilio, silent sponsor, Tita Paz Ortiga Kwok from Hong Kong, and Ma'am Salvi Navilga Kidit. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway ibigyan tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan pa tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami pa tayong matulungan na gaya nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan. Pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa sol. Bye, Nanay Linda. Masaya na po kayo. Pwede nang bumalik si tatay dito. May ayuda ka na. Hindi na kayo mag-aaway. Kung tanggap, kung gusto niyang bumalik, madam, total, asawa ko naman siya, di tanggapin ko. Kaya lang yung pag nalasing siya, yun lang. Sabihin mo, wag mo na akong awayin. Huwag mo na akong awayin kasi.
may sakit na siya, naglilibolizer na. Kung minsan namakagal na yung pa. Pagsabihan nyo na lang, huwag na kayong uminom ha, kasi may sakit na kayo, at huwag na nyo akong aawayin kasi matatanda na tayo. Awayin nyo na lang ako sa gabi. Dito na kami, nanay, ha? Salamat po. Sa mga viewers na laging nandito, mga sponsor na di magbabago, YouTube members at followers, basta palaging subscribe kayo. Ano mang dumating na problema, merong Lori Aquino, Talita, maghahandog para sa inyo at magbibigay